Alas 12 na po na tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Si Rosmar, ginaya daw yung Paris overload ni Diwata. Tama ba yun? Nako, inulan po ng batikos na maraming netizen ng social media personality na si Rosmar Tan, ang CEO ng kanyang produkto, matapos umano naggayahin ang Paris overload ni Diwata. Ay grabe naman po. Ito po ah, ang tanong, tama ba ang diskarte ng isang Rosmar Tan? O tingin, pag-usapan muna natin, batay sa perspektibong legal. Wala pong nilabag na batas si Rosmar Tan dahil meron tayong tinatawag na free enterprise sa ating bayan kung saan pinapayagan ng mga negosyante na magpasya kung ano po ang kanilang diskarte, kung anong pamamaraan na kanilang pagninegosyo. Pero, sa moral na pananaw, maari may ilang individual na nagpapahayag na hindi pag-a-approve ng ginawang hakbang ni Rosmar Tan. Una, dahil ika nga sabi ni ng ibang tao, Rosmar, ang yaman-yaman mo na, pagbigyan mo na ang iba, si Diwata ay nag-uumpisa lang. Pangalawa, ang paggagaya at pagsasakay sa tagumpay ng ibang tao ay siyempre hindi rin po nagbibigay ng magandang imahe para sa ibang tao ng mga taong na manggagaya. Kaya nga, alam nyo, ito lang po ah. Kung mabibigyan na ng pagkakataon, bakit na naman siguro? Ano kaya ang pwede pang gawin na alternatibo ng isang Rosmar Tan? Una, pag-uunlad ng sariling brand identity. Sa halip na gayahin ang diskarte ng iba, maari naman pong pagtuunan ni Ms. Rosmar Tan ang pagbuo ng kanyang sariling marka. Diba? At pagkakakilanlan, siyempre naman, lalo na sa merkado ng pagkain. Dapat niyang suriin ang kanyang mga natatanging kalakasan at halaga upang lumikha ng sarili niyang tinatawag na pangalan, imahe, lalo na pagdating po sa larangan ng pagkain. Pangalawa, pwede naman tayo magpakita ng tinatawag na creativity and innovation, di ba? Kailangan maging malikhain po tayo sa pagbabago. Dapat, dinagdagan niya ng magandang bagong konsepto o produkto na magdadala ng bago at kakaiba na pwede nating ibigay sa merkado. Sa pamamagitan ng pagiging nanguna sa innovation, wala nang masasabi ang mga bashers at mga taong kumukutya sa kanya. O pangatlo, dapat sinubukan din niya makipag-usap kay Diwata na makipagtulungan. Sa halip na direkta na gayahin ang mga diskarte, maaring makipagtulungan si Rosmar kay Diwata at sabihin, alam mo, may pwesto ako dito, may lugar ako dito, bakit hindi lang tayo mag-partner, di ba? Mag-partner tayo at syempre dadalhin naman natin ang Diwata Paris overload sa aming lugar. Sa pamamagitan ng ganitong diskarte, syempre naman, nagwagi na si Diwata, nagwagi rin si Rosmar Tan. Ang tawag po niyan ay win-win situation. Sa pangkahalataan, ang pagiging orihinal at may integridad ay magiging pundasyon natin sa pangmatagalang tagumpay sa mundo ng pagninegosyo. Kayo, ano sa palagay niyo? Tama ba ang ginawa ni Ms. Rosmar Tan? Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.